Hi guys, welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay yung madami talagang nagtatanong nito sa comment section. Ito po yung tanong nyo guys at yung sagot na kung bakit nagli-leak o kaya kung bakit madaming natatapos sa similya ni Hubby after ng do natin. So, normal ba o abnormal to? Yun yung pag-usapan natin ngayon. So ayun, baka nag-aalala tayo kung madaming natatapon, baka niisip natin baka walang pumasok, baka not enough o kaya kulang yung pumasok, kaya hindi tayo nabubuntis, ganun. So ito guys, ang totoo niyan, meron pa rin pumapasok. Kasi per ejaculation, per isang labas, alam nyo ba guys na 10% o kaya less than 10% lang yung actual na spermatozoa. Actual na sperm ng nagpalabas yung lalaki. So, 10% or less than 10% lang. Yung iba doon, fluids. Madaming fluids na nakahalo doon. 90% na nakahalo doon ay fluid. Ito yung mga citrate, spermine, fructose, o kaya yung neutralizing agent na sa katawan ng lalaki. Siyempre, may mga neutralizing agent yan, na fluid yan, para preservation din ng spermatozoa. At meron din citric acid na galing sa prostate gland nila ng mga kalalakihan. Mahirap bang mabuntis kapag may nasasayang o kaya madaming lumalabas o kaya madaming nagli-leak? Ang sagot dyan guys, no. Kasi hindi nakaka-apekto yan. Kung madaming lumalabas, meaning po niyan, enough. So, meron ang pumasok doon, meaning po niyan, healthy yung sperm ni Hubby at enough siya. Kasi may mga lumalabas pa. So, meaning nun, madami. And it's totally normal na meron talagang nagli-leak o kaya nasasayang after ng do natin. Alam nyo ba kung paano kasi mag-travel yung sperm ng kalalakihan? So, na-travel yan syempre pag nakapasok na sa private part natin, sa vaginal canal natin, papunta na yan sa cervix natin, papunta yan sa mattress natin, sa uterus natin, and then pupunta siya sa fallopian tube natin. Doon niya imi-meet yung egg cell natin mga babae. So, doon sa fallopian tube sila mag-meet, doon mabubuo yung fertilization, at magda-travel pabalik doon sa mattress natin, doon mai-implant yung embryo o kaya yung na-fertilized na eggs. At ito ang ano dyan guys, magta-travel lang yung healthy na sperm papunta doon sa fallopian tube natin para i-meet yung egg natin mga kababaihan within 1 minute. So, ito tatandaan natin within 1 minute lang. So, after nating ano, nagdo, kunting higa lang na ano, may nakapasok na rin doon. So, never mind kung may natatapon or never mind kung may nagli-leak. Kasi, meron na talagang nakapasok doon. Kung healthy talaga yung sperm ng hubby natin, lalango yan within 1 minute lang. So, paano natin masisigurado na nakalangoy na papunta doon? As I said, 1 minute lang, di ba? Pero paano kung medyo mahina yung sperm ng husband natin? So, ang gagawin natin guys, hihiga tayo ng 15 to 20 minutes, lalagyan natin ng unan yung balakang natin para ma-elevate ng konti. Para at least matulungan yung mahinang sperm, matulungan yung sperm ng husband natin na papasok doon at imi-meet yung egg cell natin mga kababaihan. About naman sa retroverted, anteverted at yung mga pabaliktad na matres na topic natin, balikan nyo lang guys yung video ko na retroverted uterus. May mga tips doon kung paano i-position. And as I said, dapat we will maintain our position after do ng 15 to 20 minutes para at least matulungan. Kung mahina man yung sperm ng husband natin, at least matulungan siya na lalangoy doon or mabibigyan talaga siya ng time muna para ma-meet yung egg natin. So yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to, at keep requesting and subscribe and click the bell button para ma-update po kayo pag may mga bago akong uploads. Bye-bye and God bless!